sa iyo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailan. Pagsamo ng bayan mo, Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinggin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang paghahayag ng mabuting balita pakundangan sa ipinangakong Espiritu Santo na ipinadala ng iyong anak na salita at para maging lubos ang pagkupkup mo sa iyong angkan pakundangan sa pahayag ng tapat na saksing Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Anuman ang mangyari, huwag kang titigil sapagkat ako'y suma sa iyo. Hindi ka maaano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Tumigil si Roon sa loob ng isang taon at anim na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila, magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit, ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman
sinunggaban nila si Sosthenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Centuria, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya at naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpa kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya ay nagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob, purihin ang Diyos, siya ay awitan, awitan ng hari, siya ay papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Ay makamit at sumati ng langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayun din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang
hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazaren. Tayo po ay nasa ika-anim na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, huling Biyernes din para sa buwan ng Mayo. Ang bilis, no? At sa konteksto ng atin pong pagninilay, ika-anim na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa linggo, so, hindi natatapos dito sa mundo o hindi natapos ang buhay ni Jesus doon sa Kalbaryo. Hindi natapos doon sa pagpapako sa krus, sa kanyang pagkamatay sa krus. Hindi natapos doon. Dahil siya ay muling nabuhay at ngayon, paakyat na sa langit. At ang sabi ni Jesus, isa sa mga paalala niya, aakyat siya, babalik siya sa Ama, at doon maraming silid. Ipaghahanda ko kayo ng silid na matitirhan. Paghanda na, babalik ako at kukunin ko kayo. At ngayong araw na ito, ang sabi ni Jesus, nalulungkot kayo ngayon. Subalit ito'y magiging kagalakan. Nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli ako makikipagkita sa inyo. Ang daming nangyari nitong mga nakalipas na araw. Noong isang araw na narinig natin, maraming bata ang namatay, hindi dahil sa COVID, hindi dahil sa pamamaril. At marami ang umiiyak, marami ang nawalan, marami ang grabe ang kanilang paghihinagpis at lagi nagtatanong, bakit ito nangyari? Ay, hindi ko rin alam kung ano po ang inyong pinagdaanan at pinagdadaanan sa ngayon. Na minsan wala pong ibang makakaunawa niyan, hindi ikaw. At walang makakaintindi rin sa iyong pinagdaraanan, kundi ikaw lang din. Bagamat, ito yung pangahawakan natin. Naiintindihan tayo ng Poong Jesus Nazareno. Kaya buong lakas loob niyang sinasabi sa atin itong mensahe niya na nalulungkot ka ngayon, huwag kang mag-alala, magiging masaya ka rin. Hindi puro problema ang buhay. May katapusan din yan. Matatapos din yan. Kung sakaling meron kang sakit na hanggang ngayon hindi pa gumagaling, itong panghawakan mo. Matatapos din yan. Matatapos din ang paghihirap mo. Pero maganda rin mga pagnilayan, no? Na itong sinasabi ni Jesus, kailangan mo ring sabayan. Kasi minsan kahit anong sabihin natin na kaya mo yan, sige, magpatuloy ka lang, push mo lang yan. Kung ikaw mismo ayaw mong maniwala, kung ikaw mismo ayaw mong umalis dyan sa kalungkutan, walang ibang makakatulong na sa'yo. May tulong mula sa Diyos. At tanging ang tulong ng Poong Jesus Nazareno ang makapagbibigay sa iyo ng lakas, ng tibay para magpatuloy sa buhay.
Kasi tingnan niyo po, no? Balikan niyo din ulit. Ngayon kasi, umabot ka sa punto ng buhay mo na yan. Marami kang pinagdaanan, pero nalampasan mo. Nakaya mo noon. Ngayon ka pa ba hindi maniniwala na kakayanin mo din? Marami ka ng pinagdaanan at nalampasan mo yon. Ngayon, huwag kang bibigay, huwag kang susuko. Tuloy ang laban. Minsan yung disposition natin, no? Yung disposition mo sa buhay, yung kahit na naghihirap, kahit na mahirap, basta yung disposition mo, positive, nagiging masaya. Kahit magpabalik-balik tayo dito, dapat nga, no? Nararapat lang na magpabalik-balik tayo dito kasi ibig sabihin, hindi tayo nawawalan ng tiwala sa Diyos. Na, pagtapos mo naman nito, may utang ka pa rin. Pagtapos mo magsimba, magtatrabaho ka pa rin. Pagtapos mo magsimba, may problema pa rin sa pamilya. Pero nandun yung dala-dala natin, baon-baon natin, yung mensahe ng Poong Jesus Nazareno. Magiging okay ka rin. Tandaan mo yan, magiging okay ka rin. Malungkot ka ngayon, may naghihintay na saya. At kailangan mo umabot doon. Mayroon kasi yung manatili ka sa lungkot. Laging meron pong dahilan para magpatuloy ang buhay. Lagi nawa nating hanapin yung dahilan para maging masaya, para maging maayos ang ating pamumuhay. Tandaan mo, anuman ang pinagdaraanan mo, naiintindihan yan ng Poong Jesus Nazareno. Magka-COVID man tayo, mawalan man tayo ng trabaho, mawalan man tayo ng mahal sa buhay, hindi diyan nagtatapos ang buhay mo. Hindi sa kalungkutan. Sa dulo, may kaligayahan tayong mararanasan sa piling ng Poong Jesus Nazareno. Amen? Magsitayo po ang lahat. Habang inaasam natin at inihintay ang kaligayahan ng langit, manalangin tayo na ipagkaloob sa atin ang lakas upang maisabuhay ng lubos ang ating pananampalataya. Ang ating pong itutugon, puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwala sa pangangalaga natin. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nawawalan ng pag-asa, naway pasiglahing muli sa kagalakang nagmumula sa makapangyarihang Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway palakasin at mapagtiisan ang sakit na kanilang nadarama. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at ginhawa ng kalooban
sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at malasakit sa kanila. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway magpahinga sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Jesus Nazareno, magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdahan ang mga alay na iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kahit tumubo pa ng mga kaloob mo ang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit nang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, mga upo, napupuno ang langit at lupa. Sana, o sana, sa kaitaasan. Sana, o sana, sa kaitaasan. Bilang pala ang naparito sa ngala ng Panginoon. Sana, o sana, sa kaitaasan. 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 Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay,
pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, ang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Kasama ko ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo mga pawin ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay na darama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Pong Jesus Nazareno, payapa, ilayo sa lahat.
lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami. Umaasa po, Jesus, nasarin mo. Patnubayan niyo po at nawa at kabayan ako. Iligtas sa lahat ng mas kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami papaybayaan. Sereno kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko ang sampot dasal sana'y pakinggan mo na mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus na sereno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus na sereno. Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Sarili lamang, walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinapakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
ligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso kinamatayan ay sa gisag ng aming kaluluwa.